Good morning mga Karis. Ayan, so ngayon po ipapakita ko sa inyo kung paano ko lutuin ang maruya kasi madalas ko pong pinupost yan or pinapakita sa mga live ko. So ayan po, no? Meron ako diyang dalawang saging. Ayan. At saka isang itlog. Ayan po. At meron akong gatas. Any brand po pwede. At meron din pong harina. Ayan. Any brand din po pwede siya. Ayan. And syempre, konting sukal na puti. Ayan. So, ang gagawin ko po una is ihiwain ko muna yung saging. Ayan. So, depende po sa inyo kung anong klaseng paghiwa. Pwede din pong ganyan. Pwede din pong pahaba. Or pag medyo overripe po yung saging ninyo, yung mahinog na talaga siya, pwede nyo naman siyang gawing ismas nyo para mas madali. Kasi mahirap po hiwain pag medyo overripe na po siya kasi malambot na siya. Ayan, so ihiwain ko muna siya. Dalawang saging po ang hiniwa ko dyan. Ayan, pagkatapos ko siyang hiwain, ayan, lalagay ko po yung itlog. Ayan, isang itlog lang po ang ilalagay ko dyan kasi dalawang piraso lang naman yan. Pero kung medyo marami po yung saging nyo, pwede nyo pong dagdagan ng itlog. Ayan, tapos lagyan ko siya ng konting asukal. Pero kung overripe na po yung saging nyo, pwede wag ng asukal kasi sobrang tamis na. And then, lalagay ko siya ng gatas. Depende din po kung ano kadami yung gatas hanggang sa ma-mix nyo po ng malapot. And then, lalagay ko po yung harina, any brand po. And then, depende din po kung ano kadami yung harina nyo hanggang sa may halo nyo siya na magiging medyo malapot-lapot siya. Ayan. So, ayan po, i-mix lang po siya. Ayan, mix ko lang siya dyan. So, medyo kulang yung gatas kasi medyo hindi natutunaw lahat ng harina niya. So, nalagdagan ko po ng gatas. Ayan. So, depende din po kung gaano kadami. Kayo nang bahala mag-measure po ng timpla. Ayan. So, haluin ko lang siya ng haluin hanggang sa lumapot na po at hanggang mahalo po lahat ng ingredients niya. So, sobrang dali lang po lutuin ang maruya at sobrang napakabilis lang. Ayan. So, natimpla ko na siya. Ayan. So, gagamitan ko siya ng spatula para lahat ng mga dumikit-dikit dyan sa mixing bowl eh maipon po. Ayan. Sayang din naman. So, ayan. Tapos ko na siyang na-mix. Ayan, and i-ready ko na po yung aking lulutuan. Ayan. So, hindi po kawali ang gamit ko dyan kasi pag kawali, sobrang malaki ang space. So, ayan po yung gamit ko. At kailangan po medyo marami yung oil nyo. Ayan, para maluto po talaga. So, ayan na, piniprito ko na siya. Ayan, and ayan, luto na. Pagkaluto po, pwede nyo nilagyan ng konting asukal. Ayan, sa toppings niya para medyo may lasa siya. Ayan. So, tapos ko nang lutuin. Ayan lang po ang aking maruya. At sobrang bilis lang pong lutuin.